Kyla. Huwag na magpalit. Baka basahan naman ang lampin. Ikaw na, Han. Mapuyapin na naman ako. May pasok pa ako bukas. Ako din naman, ano? Akala mo wala akong ginagawa dito. Marami rin akong trabaho, no? Ikaw na, Han. Ay, salamat naman. Tumigil na sa pag-iyak si baby. Honey? Bumukas ang pinto. May tao ata. Baka hangin lang yan. Matulog ka na. Nabangungot ka. Grabe, sumasama ng panaginip ko. Bakit? Sumasama. Bakit? Ano ba ang panaginipan mo? Panaginipan ko na ikaw at saka ikaw nagkatuluyan kayo. Tapos, gumagawa kayo ng baby. Ha? Grabe, sumasama. Masama, aray, grabe. Ikaw talaga kung iniisip mo. Uy, ano masama dun? Okay nga yun eh. Oh, nagkatuluyan tayo, tapos magkaka-baby na. Ikaw, paano naman naging masama yun? Eh, maganda yung para sa'yo. Para sa akin, masama yun. Bakit? Eh, dapat. Kasama ako doon sa panaginip na yun eh. Ako dapat yun eh. Ew! Ew! Ah? Gross! Yucky! Ako dapat yun. At saka, Dunas, makita ka talaga kahit kailan ka, no? Boji, huwag kang ganyan. Sir, bibiro lang kayo. Kapa, may nagsiselos dito. Boji, sino? Si cutie. Uy, hindi ah. Ano ba? Teka lang, may iba ako ah. Buti naman, ma'am, ano, Chika at saka ma'am Andrea, hindi dito na kayo. Eh ako, kababalik ko lang kahapon galing Boston. Eh, yung conference zone, wala namang kakwenta-kwenta, puro na lang sat-sat. Kaya ayun, nag-shopping na lang ako na, nag-shopping na, para sa atin daw yun, pasalubo. Ay, social na, sana. Size ano po? Ikaw naman. Kagaling ko lang Davao. Yeah, uwi ko lang. Ayun, tumawag sa akin yung tita ko. Tapos yun, nahanap na rin yung tatay ko. Tapos, pinapunta na ako sa Australia. Para magbantay. Yeah, ang cute mo. Tika na. Anong cute? Ibig sabihin, iiwanan muna kami? Oh my gosh, naiiyak ako. Ano ba? Sir, papayag ka ba yan? Iwan na tayo ng Chiglet? Hindi ko naman siya mapipigilan eh. Kahit naman na gawin ko yun, sa huli, decision pa rin ni Chiglet yun. Alam nyo guys,
Ganyan talaga ang buhay. May mga taong mahal natin sa buhay na nagpapaalam at umaalis. Pero syempre may dumadating din tulad ni na Cutie at ni Gabby. Eh, itong dalawang yun, ako naman. Tsaka. Uy, joke lang. Ganda niyo, girl. Come on. Pero para nga naman hindi tayo masyado maging malungkot, ano? Eh, nag-usap kami ni Trixie and we decided na magpa-despedida tayo para kay Trixie. Mm-hmm. Wow! I'm so happy! I'm so touched! It's very good! Thank you ko naman mo! Ang ganda na yung watch nyo. Gusto ko yan. Ah, bracelet na siya. Ay, okay. Sorry na. I like it! Aray! Bakit ba ako palagi? Ay, sorry! Ang mga kapag dyan. Totoo, uy. Grabe, naiiyak ka. Bakit? Mag-usap nga kayo dyan. Teka lang, huwag mo kayo sama dyan. Nadinig kong bumukas ang pinto. Kaya ako tumayo sa kama. Pagtingin ko sa crib, may nakapatong sa mukha ni Kyla. Pagtanggal ko nung unan, patay na siya. Wala ba kayo nakita ng tao na pumasok sa kwarto ninyo? Wala po kaming nakita. Kaya pala tumigil sa pag-iyak si Kyla. Patay na pala siya. Sigurado ba kayong wala kayong nakitang tao na pumasok dito? Wala kami nakitang tao, pero may nararamdaman kami. Bata pa lang tayo, alam mo naman na pinapangarap ko na makasama ang tatay ko. Tayong alaala ko nga lang sa kanya yung teddy bear eh. Kaso, yung binigay niya sa akin teddy bear, hindi ko na alam kung saan napunta. Nasa na nga kaya yun? Yung teddy bear mo? Alam mo, naalala ko, halala ko, kinuha ko yun eh. Kinuha ko yun dati, tapos binenta ko. Mga 20 pesos nga na ko eh, tapos pinambili ko ng candy. Ay, ganun ang kapal mo talaga, teddy bear ko, binenta mo? Joke lang. Ikaw naman. Pero alam mo, Chiclet, naiintindihan talaga kita eh. Kasi ako kahit naman ako, gusto ko talaga makasama yung tatay ko eh. Simula nung iniwan niya ako din sa ampunan, ayaw ko na talagang pinapangarap na makasama siya ulit. Lagi nga akong pinagsasabihan nun eh. Ako naman, lagi nagtatanong sa kanya kung nasan siya. Pero hindi niya sinasabi sa akin. Alam ko naman naiintindihan mo ako eh. Ngayong may pagkakataon na ako na makasama ang tatay ko, syempre, ayoko nang palampasin yung pagkakataon na yun. Kaso, yun nga lang, kahit palagaan siya dahil sa sakit niyang cancer, okay lang yun. May cancer yung tatay mo? Pero malakas pa rin naman siya eh. Hindi nga lang niya alam kung hanggang kailan tatagal ang buhay niya. Pero alam mo, Chiclet, hindi ko lang talaga maintindihan sa'yo kung bakit parang wala kang galit sa tatay mo. Simula nung, namatay yung nanay mo, iniwan ka ng tatay mo sa ampunan. Tapos hindi ka na niya binalikan, di ba? Siyempre, nung una, may galit ako sa tatay ko, pero habang tumatanda na ako, narealize ko na wala naman ako mapapala kung patuloy yung galit na nararamdaman ko sa kanya. Tsaka okay na sa akin na nag-sorry na siya at tinanggap ko na yun. Ang mahalaga ngayon, gusto niya bumawi sa akin. Desidido ka na ba talagang sumunod sa kanya sa Australia? Samboy, siyempre, gusto kong makasama ang tatay ko. Tsaka, gusto ko rin maramdaman ang pagmamahal ng isang tatay. Eh, paano naman yung mga taong may iwan mo dito na nagmamahal din sa'yo? Ikaw talaga, gusto mo akong paiyakin, no? Hindi, hindi naman kita gusto mong paiyakin. Nagtatanong lang naman ako, masama ba yun? Bakit? Mimiss mo ako, no? Hindi, no? But ito mamimiss, hindi naman kita girlfriend. Ganon. So okay lang sa'yo umalis ako. Gusto mo ngayon, ha? Hindi. Siyempre mamimiss ko naman. Mamimiss kita. Talaga? Oo, gusto mo. Umiyak ako dito sa harapan. Weh, sige nga. Gusto makita. Acting nga. Dali. Dali na. Dali. Pinractice ko na ito. Sige nga. Act. Dali, ha? Hoy! Dali. Pinractice ko to. Dali. Tinutusok ko yung mata ko. Hangin na lang na matagal, oh, yan. Di, medyo napangiti. Ikaw talaga? Ang cute mo, pisil na. May miss mo ako? Konti lang. Fine.
Ikaw na lang. Kayong dalawa, kailangan galingan nyo. Dahil malaking sapatos ang pupunan nyo, ha? Pag nawala si Chiclet. Eh, bakit? Malaki po ba mga paa ni Chiclet? Alam mo, ikaw ka. Loko-loko ka rin, no? Pero okay lang. Katis. Pareho kayo ni Chiclet. Loko-loko rin. Kay Boji, kasi cute ko naman si Chiclet, diba? Una, huwag mo na akong tawagin, kuya. Call me Boji. Pangalawa, mas cute ka pa doon. Kaya bagay na bagay tayo. Talaga? Oo naman. Bagay na bagay nga tayo eh. Ano mong gagawin mo doon ay? Day tayo. Are you free Friday nights? Guys, nakita na si Sabri sa si Chiclet. Ay! Si ano, bali ayun, nandun doon. Gumagawa naman ng milagro. Anong milagro? Eh, mga naghahanap sila ng ano, spirit, o ng ano. Hindi ko nga maintindihan sa dalawang yun. Well, kailangan tawagin nila sila kasi tumawag sa akin si Chief Apollo. Teka. Ma'am Andrea, ako nakakahalata na ako. Una, ha? Alam naman, ang dami-dami natin ditong may number na alam ni Chief Apollo, ba't kayo nang tinatawagan? At saka isa pa, ha? Nung nasa Amerika kayo last week, wala din si Chief Apollo, ha? Hindi naman kaya, ako na, nagdududa lang naman ako, Ma'am Andrea. Ha? Hindi, ano? Ha? Wala naman. Baka lang ano. Parang ano? Bakit ganun, no? Parang nakahalata rin ako doon. Pero, Andrea, ba't yung pa-blush ka? Blush on yan. Blush on ka, sure ka? Pwede ba, guys, ha? Pwede ba tawagin na si Chiclet sa si Samboy? Kasi nga, he needs our help, okay? Ayun. Matawag si Apollo, puro naman problema tayo dito, eh. Aray. Alam mo, Boche, puro ka reklamo. Sige na, kilos na. Oh, girls, narinig yun? Tawagin niyo si Samboy at Chiclet. Go! Kilos na! Ang cute ng mga Yaya! Oh? Oo nga, ano? Ang ganda. Baka naman may may-ari niyan dyan. Oh. Wala naman ibang tao dito. Akin na lang to. Ha? Uy, Teddy Bear, Teddy Bear. Sa kapatid mo na lang. Tingnan mo, tuwang-tuwa ang kapatid mo. Ay, ay, sa kapatid mo na lang. Bebe, babe, tabi. Tingnan mo na, be. Tingnan mo na, dali. Laro mo na ikaw, laro. Mary Jane, tingnan mo muna yung kapatid mo, ha? Kukuha lang ang gatas. Uy, wag ka pupunta sa malalim, ha? Saglit lang ako. Baby, tiyan ko. Naalala mo na naman yung tatay mo, no? Ano, Samboy? May nakikita ba kayong kababalaghan sa kasong ito? Wala nga ho, Chief, eh. Wala kaming nakitang kahinahinala. Chiclet. Minerable ka ba? Meron, ma'am. May ibang tao dito sa kwartong to nung maganap yung pagpatay. Eh, kung may tao nga dito na iba, malamang posibleng pinatay niya nga si Kyla. Chiclet. Ano ba yung nararamdaman mo? Maligno ba? Tik-tik? Nuno? Aswang? Halino? Ano? Ano yung nararamdaman mo? Paranormal ba? O tao? Nandito pa ba siya? Hindi ko alam kung tao yung nandito eh. Hindi ko sigurado kung element or espiritu. Basta alam ko, nararamdaman ko nandito siya. Kaya aso yung pumatay. Eh kung aso, eh di sana may nakarinig na tumahol yun o kaya umungol. Eh wala naman eh. Pusa, di ba tahimik lang, ma'am? May mga...
medyo parang nasa gitna eh. Hayop, wala kaming nakita o nandinig na hayop kagabi. Bakit mo naman naitanong ang ganyan, Samboy? Chief, may nakita ko kasi akong balahibo dito eh. Kaya niisip nung kasamahan namin na baka may nakapasok na aso o kaya pusa. Ano ba naman kayo? Kung ano-ano naiisip nyo? Hindi na alam kung sino pumatay sa anak ko. May tao. May elemento. May espiritu. Ngayon naman aso. O di kaya pusa. Pwede ba? Hindi biro yung nangyari sa anak ko. Mrs., nag-iimbestiga lang mo kami. Kaya lahat ng ebidensya na makikita namin, kailangan talaga naming usisain. Pasensya na po kung nalilito kayo. Pero ginagawa lang po namin ang trabaho namin. Sir, may away yata doon sa swimming pool, oh. Hindi away yun. Bagong bata na yung pinatay. Anong nangyari dito? Kasi po, pumasok lang ako kanina sa loob. Iniwan ko naman kay Nicole yung alaga ako. Kumuha kasi ako ng gatas sa loob. Tapos pagbalik ko po dito, lumulutang na yung alaga ako. Kasi sa man Nicole, sabi ko sa'yo, batayan mo muna yung kapatid mo eh. Nag-aaral po ako sa mayroon. Hindi ko nakita si JP. Nicole? Itang tao dito? Wala po. Eh, aso kaya o pusa kaya daga? Wala rin po. Kailangan na natin kumilos. Nandito pa nga yung killer. Chiclet. Dali. Chiclet? Binubulabog ako na alaala ng tatay ko. May nakita akong vision. Isang teddy bear. Feeling ko yun yung teddy bear na iniwan na sa akin ng tatay ko bago niya ako iwanan sa ampunan. Ano mo, huwag mo na masyadong dibdibin yun sa tatay mo. Total, nakikita na naman kayo, di ba? Pasensya ka na. Hindi ko nga alam kung ba't ako nagkakaganito eh. Okay lang yun. Siguro, nagkaka-anxiety attacks ka lang. Dahil yun na nga, malapit na kayong magkita ng tatay mo. Nakakahiya naman sa inyo. Di tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho. Wala yun. Eh, lahat naman tayo mga tao, di ba? Dumadaan tayo sa mga ganyang pagsubok sa buhay. Parang naiiyak-iyak ka pa, nababawasan tuloy yung ganda mo. Hindi naman, bola ka naman. Lakas naman. Eh, sorry na. Sige. Kawawa naman yung baby. Oo nga eh. Wala po siya yung mga pumaparay sa kanila. Alam mo, kung sino man yung pumapatay dyan, magaling siya magtakot. Pakiramdam ko kaluluwa yung killer kasi wala nakakakita sa kanya. Sir, hindi naman kaya kaluluwa yan ng ano, aso, pusa, kaya dito. Nicole, may hinahanap ka ba? Yung teddy bear ko po, nawawala po kasi. Saan mo naiwan? Doon po, sa tabi lang po ng pool kanina. Tapos po bigla nawala. Baka po kinuha ng mga kalaro ko. Mama Andrea, okay lang po ba kayo? Kawawa naman si Nicole. Nawala na nga siya ng kapatid. Tapos ngayon mag-isa na lang siya. Puro yung mga laruan na lang yung mga kasama niya. Mark! Mark, tama na ang laro! Bantayan mo yung kapatid mo! Iyak nang iyak ko! Ano ba? Nagluluto ako ng hapunan natin! Malapit na po ako matapos! O, bilisan mo at bantayan mo yung kapatid mo! Thank you.
Bakit masama ang tingin mo? Sino umapi sa'yo? Namiss mo ba mga magulang mo? Bakit ka pumapatay ng mga baby? Sino kusap mo? May nakita ako. Isang bata ng lalaki. Nung una, galit na galit siya, pero bigla na lang siyang umiyak. Bakit siya galit? Tapos, bakit biglang umiyak? Hindi ko alam eh. Hindi siya nagsalita. Pero sabi alam ko, siya yung pumapatay. Yung bata pumapatay? Teka, sandali. Natatandaan mo ba yung itsura niya? Oo. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Sige. I-describe mo sa akin ha, para madrawing ko. Mark, pumasok ka na! Galit na ako! Malapit na po akong matapos. Anong malapit ka nang matapos? Hindi ba kanina pa kita pinapapasok? At tigas-tigas talaga ng ulo mo! Sinabi ko sa'yo, bantayan mo yung kapatid mo eh! Sorry po, Nay! Diyan ka lang magaling sa pagsusori! Ano yun? Jenny? Nani, si Jenny patay na! Kamukha na ba nung nasa vision mo? Oo. Kamukhang-kamukha na niya. Galing mo talaga. Eh, grabe naman. Parang amo-amo ng mukha niya. Parang naman killer. Oo nga. Tama. Tama. Tingnan niya si Boji. Mukha lang Sanggo na yan. Pero mabait. Mabait ko yan. At tingnan niyo si Sir Samboy, ha? Pogi lang yan. Pero hindi yan mabait. Hindi kaya. Hoy, tumigil na kayo sa asara nyo, ha? Kailangan may padala na natin kay Chief Apollo tong sketch na to para maikalat na sa mga polis at pati na rin sa media para mas madaling mahuli yung batang killer na yan. Asan na ba kasi si Chief Apollo at saka si... Guys, ma'am, may baby na naman ang pinatay sa kondo. Kailangan niyo po ba tong batang to? Hindi. Bagong lipat lang kasi kami dito. Sino siya? Siya yung batang pumapatay ng baby dito sa village nyo. Samboy, sigurado ka ba? Chief, huwag kayong mag-alala. Sigurado po kami. Chief, nagpakita po siya sa akin. Samboy, hindi kaya dito nakatira sa village nyo yung taong yan? Posible, ma'am. Siguro dapat isa-isahin natin yung mga bahay dito bago pa siya pumatay ulit. Tsaka, alam rin natin kung may mga baby pa nakatras sa mga bahay na yan. Baka pati sila bitahin ng batang killer na yan eh. Mabuti pa, mag-iwawilay tayo para mas mabilis. Tara, Gabi! Tao! Tao po! Tao po! Tao po! Parang yun yung medal ng baby niyo. Parang yun yung killer. Parang yung pumapatay ng bata eh. Ano nga no? Kamukha niyo. Kamukha kayo? Tara, sundan natin. Hindi yan. Ma, wala po. Sige po, bye-bye. Sige ho. Oh, Dave, ba't ka nagbabadali? Akala ko ba maglalakad-lakad muna kayo ni Clarissa? Ate, kailangan ko pong magbanyo. Kunin mo muna ito si Clarissa. Yan! Ikaw yung killer! Ikaw yung killer na pumapatay sa mga bata niyo sa village na to! Huh? Sino killer? Anong pinagsasabi mo? Yan! Yung batang yan! Yan ang sabi kung bakit naman matay mga baby dito sa village na to! Hindi killer ang kapatid ko, no? Ano hindi killer, ha? Boji, Boji, sandali, relax! Miss, pasensya na po, ah. Pasensya na po talaga. Meron lang po kasi kami hinahanap na bata. Anong hindi? Tingnan mo, ha? Oy! Ha? Oh, kamukha eh! Kamukha! Ano yan? Anong hindi ko? Tignan mo! Killer!
Anong apat ako kung kailan? Ano ba? Ang layo naman ang itsura ng kapatid ko. Miss. Miss, pasensya na po talaga. Pasensya na po talaga. Kasi, kanina po kasi may dala siyang baby eh. Nagmamadali pa po siyang papunta dito. Kaya akala po namin siya yung killer. Pasensya na po talaga. Nandala lang itong kasama namin. Eh, pasensya na po. Teka nga, check. Tama na yan. Tama na. Gabi na eh. Tara na. Uwi ka lang. Sorry po. Hindi mo kaya, no? Ako lang. Ay! Yan, sige. Doon ako sa'yo. Tara na. Ako, killer! Ano eh? Killer ka! Killer! Uy! Saan ba yun, teddy bear? Oo nga, no? Teddy bear. Bata pa lang tayo, alam mo naman na pinapangarap ko na makasama ang tatay ko. Tayong alaala ko nga lang sa kanya yung teddy bear eh. Kaso, yung binigyan niya sa akin teddy bear, hindi ko alam kung saan napunta. Nasa mga kaya yun? Alaala ko tuloy yung kwento ni Chiclet tungkol dun sa tatay niya. Niraguluhan daw siya nung bata pa siya ng teddy bear. May-ari kaya nito? Mukhang tinapon eh. Parang wala nang may-ari niyan. Siguro, matutuwa si Chiclet kapag niraguluhan ko siya ng teddy bear. Oh, ang chip mo ah. Tingnan mo maitsura niyan. Regalo mo kay Chiclet. Kadiri. Tara na. Maghiwa-hiwalay nga tayo. Ayaw ka namin kasama. Sobra kang nakakahiya. Oo nga, baka kasi yung sinipang bintangan mo dyan. Talong-talong ka pa dyan. Paayos-ayos ang buhok. Nilawayan mo pa. Nakakatakot. Parang akala mo, may pamada yung kamay mo. Oo, kilala ko yung batang to. Si Rainier to. Naku, napakakulit na bata to. Alam niyo ba kung anong street siya nakatira? Ah, oo. Dyan sa Block 10 Lab 2. Wala pa sila. Puntahan na natin. Tara. Teka. Teddy. Taka muna, ha? Balang. Pabalik din kami. Sumiyo ka, salamat, Hongkin. Naku, sandali lang. Hindi nyo na siya mahahanap. Ha? Bakit ako lumipat ko sa ng bahay? Hindi. Patay na kasi ang batang yun, eh. Oh? Grabe, wala pa rin yung dalawa. Ano ba naman yun? Tagal naman nila magtanong. Eh, anong gagawin natin, Kuya Boji? Eh, hindi pa natin nahanap yung killer. Cutie, for the last time, ha? Huwag mo na akong tawagin kuya. Pag tinawag mo pa akong kuya, halika kita. Okay. Boji. Hindi, kuya. Tawag mo akong kuya. Hindi, Boji. Hindi, sige, kuya. Okay lang. Boji. Kuya. Ano nang gagawin natin ngayon? Eh, hindi pa natin nahanap yung killer. Ewan ko. Eh, pabihala na. Basta tayo. Nasearch na natin yung kalye natin dun. Pabihala natin sila. Tignan lang natin. Bakit? Teka, may iba lang ako, ha? Cutie, nag-enjoy ka bang kasama ko? Hindi. Kinakabahan kasi ako. Kung ganun, alam mo, ang kailangan mo lang dyan, eh. Medyo digit-digit ka lang sa akin kasi medyo safe ka sa akin. Aray? Ito naman, sobra ka naman. Bakit? Oo, sige. Kaya mo yan. Uy! Ito yung... Ito yung teddy bear kanina na hawak ni Samboy. Oo nga, yun yun. Oo nga, no? May... Aray? Cutie? Oo? May regalo ka sa'yo. Ano naman? Ito. From the bottom of my heart. May pa-bottom of my heart ka pa dyan nalalaman. Eh, napulot lang ito eh. Tsaka, luma na, no? Chip, ha? Ito lang. Kaya! Ito naman, sama mo. Tinapon mo yung teddy. Ibinigay ko sa'yo yung para tinapon mo na rin yung puso ko. Ano ba? Kung magbibigay ka lang, dapat yung bago na. Bago? Bago nang hihinga na ng bago at pakachusin mo naman? Lana, yung teddy bear. Babay, basura na. Uy.
pa naman yan. Tara na, baka may pagkain dito. Nagugutom na ako. Swerte! May tsibog! O, si Bibi, bigyan mo ng pagkain. Kanina pa nagugutom yan. Oh, may laruan. Asus! Si Bibi, may laruan na. O, Bibi, may teddy bear ka na. Bibi. Sarap naman ang buhay ninyo Mo. Talaga, oh. Anong ginagawa niyo dito? Kaya ka ba nagtatrabaho kayo? Ma'am, eh, grabe kanina pa na. Kanina pa kami ikot ng ikot. Oh. Hindi namin nakita yung killer, eh. Hindi niyo talaga makikita yung killer. Dahil patay na siya. Rainier ang pangalan niya. Patay na siya? Ibig sabihin, hanap kami na hanap sa wala? Everything, our search, our time and effort, was all for nothing? Ikaw yun naman tayo naghahanap sa wala eh. Kaluluwa ni Rainier yung nahanap natin. Kahit nawala na yung katawan, umapatay pa rin yung killer. Ito? Pero sandali, paano siya nakakapatay kung wala siyang katawan? Hayop, wala kaming nakita o nandidig na hayop kagabi. May nakita ko kasi akong balahibo dito eh. Kaya niisip nung kasamahan namin na baka may nakapasok na aso kaya pusa. May nakita akong vision. Isang teddy bear. Feeling ko yun yung teddy bear na iniwan na sa akin ng tatay ko bago niya ako iwanan sa ampunan. Alam ko na. Alam ko na. Kaya walang nakakakita dun sa killer kasi sumapi siya. Sumapi dun sa isang bagay na hindi ka hinahinalang pumapatay. Anong bagay? Yung teddy bear. Teddy bear ang killer? Oo. Oh, yung teddy bear? Ibig sabihin yun yung killer? Eh, teka. May nakita kaming teddy bear kanina dito ah. Tapos tinapon niya doon sa basurahan. Eh, bakit tinapon? Ibibigay ko kay Chiclet yun eh. Naman, sambay ang seat mo naman. Chip mo ah, luma na yun sa'yo na yun ha. That's what that counts. Pero teka, si Nicole yung nahanap din niya yung teddy bear eh. Kaya pala ako nagkakaroon ng vision ng teddy bear. Akala ko yun lang yung teddy bear na binigay sa akin ng tatay ko. Yun pala, yun yung killer. Cutie, saan mo tinapon yung teddy bear? Sa basurahan, pero kinuha na ng basurero eh. Saan nagpunta? Dito, doon? Saan? Doon! Saan ba? Doon? Dito. Bahala ko dyan. Sige, dyan ka mag-isa. Bojie! Bojie, mag-isa ka, ha? Sige, dyan na nga! Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Ibalik mo na yung teddy bear sa kapatid mo. Sige na, anak. Please, sumunod ka na. Hindi titigan sa pag-iyak tong kapatid mo kung hindi mo ibigay ang teddy bear. Pero akin to eh. Anak, masama ang maging madamot. Ibalik mo na yan sa kapatid mo. Di naman ako mahal eh. Laging si Bunso na lang pinapansin niyo. Ba't marunong ka na sumagot ngayon? Ibigay mo na yung teddy bear sa kapatid mo ngayon. Ayoko! Rainier, anak! Rainier!
sumapi sa teddy bear ang kaluluwa ni Rainier. Walang niyang teddy bear yan! Pinatay mo lahat ng mga batang yan! Chiclet, basta lagi mong tatandaan, kapag may kailangan ka, nandito lang kami. Nox. Hindi ka mawawala sa aming isip at alaala. Mahal ka namin. Parang totoo naman yan. Siyempre. Totoo yan. Totoo talaga. I love it. Thank you so much. Oh, isang dali. Si Boji. Ay, nako. Eh, huwag na natin intayin yun, no? Baka mamaya nasa. Bahala na siya. Mag-enjoy na tayo. Pero again, nako, mag-toast ulit tayo. Para kay Chiclet. Para sa panibagong buhay, natatakakin ni Chiclet sa Australia. At sana'y maging masaya siya sa feeling ng kanyang tatay. Pero Chiclet, sobrang mamimiss ka namin. Ako rin naman. Drama-drama niyo naman. Ito na. Oh, cheers ulit! Ay, ready ako doon. Nakala doon. Samboy. Nabuhay ulit yung teddy bear, oh! Ah! Ah! Patay na. Wala na. Alam mo, nakaisa ka sa amin, ha? Grabe ka, ha? Ha? Tara! Yan, yan! Para sa iyan, para sa iyan. Oh, guys! Oh, picture, 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 picture! Oh. Okay, picture. Teka, sino yung mukha sa akin? Ang galing! Ang galing! Bagong invento yan, eh! Ha? Talaga bang sigurado ka na sa desisyon mo? Samboy, napag-usapan natin ito, di ba? Oo nga eh. Wala lang. Nagbabakasakali lang ako. Alay mo, bago yung isip mo. Siyempre, nag-iisa rin yung tatay ko. Ayoko naman siya mamatay na hindi ko man lang siya nakikilala. Sa bagay, tama ka din. Siguro, kung ako yung nasa posisyon mo, ganun din yung magiging desisyon ko. Mga bata pa lang tayo. Pareho na natin pinangarap na makasama yung mga tatay natin eh. Kaya nga tayo naging malapit sa isa't isa, di ba? Pero, hindi ko inakala na ito rin yung magiging dahilan kung bakit tayo maghihiwalay. Sa akin to. Napakasakit. Kung alam mo lang kung gano'ng kahirap para sa akin to. Chiclet, alam ko. Kasi ganun din yung nararamdaman ko eh. Isip mo. Pumunta ka sa park bukas ng umaga. Maghihintay ako. Thank you.
lang, lagi lang ako sa tabi mo. Hindi ko kayo iiwanan. Nandito na ako palagi. Tatay ko, kung gaano kalaki ang kapasidad mong magmahal, ganun din kalaki ang kapasidad mong makaramdam ng sakit at kalungkutan. Kaya sa iyong paglisan, ganun kalaki ang nadarama naming lungkot. Dahil alam namin na sobrang minahal mo kami ng lubos. Kaya napamahal ka na rin sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa aming lahat. Alam mo kung sino ka at saan ka man naroon ngayon. Pala rin ka sana sa iyong paglalakbay. Hindi ko makakalimutan ang sinabi mo sa akin nung huli kang nagpaalam. Sabi mo sa akin, huwag akong malulungkot. Dahil nandito ka lang palagi sa tabi ko. Sinabi mo sa akin na huwag kaming lumuha. Dahil hindi mo naman kami iiwan. Sana nga, lagi ka lang nandito sa tabi ko.